Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga nakakagulat na pasabog at may init na aksyon sa pinakabagong edisyon ng makasaysayang Egghead Arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin, fam, ang tampok na cover page ng chapter kung saan makikita natin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Beppo habang pinagmamasdan ito ang kanyang kapitan na si Law na natutulog katabi ang isang snow leopard. Matatandaan natin, fam, na si Beppo ang isa sa naging unang miyembro ng Heart Pirates pagkatapos siyang mailigtas ni Law mula sa pambubugbog sa kanya ni na Penguin at Sachi na kanila din namang naging crewmates pagkatapos silang maupakan ni Law. Posible, fam, na ang cover page ng chapter na to ay nagpapahiwatig sa maaring naging kapalaran ni Law at Beppo pagkatapos ng naging matinding laban sa pagitan ng Heart Pirates at Blackbeard Pirates. Matapos nga na matalo ni na Blackbeard ang crew ni Law, ay bigla nilang nagsulong form si Beppo at iniligtas ang kanyang kapitan mula sa kamay ni Teach na nagtatangkang nakawin ng pambihirang Devil Fruit ability nito. Sa pagkakataong yun na din nga matagumpay na nakatakas ang dalawa at pagkatapos nun ay hindi na ulit natin sila nakita sa kwento. Siguro, fam, ay pinapakita ng cover page na to na kasalukuyan pa ding nagpapahinga si Law at sa ngayon ay sinusubukan itong makarecover mula sa matinding pinsala na kanyang tinanggap sa naging laban nila ni Blackbeard. Mataas ang tsansa na sa zoo din nila ni Beppo si Law dahil bukod nga sa miyembro ng Mink Tribe si Beppo ay isa din ng bayan ng zoo sa mga bansa na nasa ilalim ng pangangalaga ng Emperor na si Straw Hat Luffy na isa naman sa naging kaalyado ni Law sa digmaang naganap sa Wano laban sa persa ng mga dating Emperors of the Sea na sina Kaido at Big Mom. Sana, fam, ay ganito talaga ang gustong sabihin sa atin ni Oda sa pamamagitan ng cover page ng chapter na to dahil hindi may tatangging malaki na ang pinagsamahan ni Law at Luffy at maging ang buong Straw Hat crew. Kaya naman kahit tayong mga One Piece fans ay napalapit na din kay Law dahil matagal siyang sumama sa paglalakbay ni na Luffy mula pa noong Punk Hazard Arc. Kaya sana talaga, fam, ay maayos ang lagay ni Law ngayon. Yun nga lang ay kung paanong malaki ang posibilidad na nakaligtas si Law sa laban nila ni Blackbeard ay hindi natin matitiyak na pwede din natin itong sabihin sa sitwasyon ni na Eustace Kid at ng kanyang crew dahil ibang klase din talaga ang pinakawalang atake sa kanila ng isa sa pinakamalakas na karakter sa kwento na si Red Hair Shanks. Biruin nyo ba naman, fam? Sina Law at ang Heart Pirates ay nagawa pang makapalag at makapagdulot ng pinsala sa crew ni Blackbeard samantalang si Kid naman at ang kanyang buong crew ay literal na winonshot lang ni Shanks na hindi man lang nangailangan ng kahit kaunting tulong sa iba pang miyembro ng Red Hair Pirates. Pero kayo, fam, anong masasabi nyo tungkol sa cover story ng chapter na to? At ano pa kaya ang magiging papel ng mga supernova na sina Law at Kid sa hinaharap ng kwento? Ngayon naman, fam, ay pumunta na tayo sa mismong chapter na kaagad niyang nagsimula sa pagpapatuloy ng pag-atake ng Giant Warrior Pirates sa mga barkong pandigma ng mga marines na nakapalibot sa isla. Dito'y inutusan ni na Dory at Brogy, sina Oimo at Kashi na pungunahan ng iba pa nilang mga kasamahang giants na atakihin ang mga marines na nasa paligid ng kanilang barko. Kasabay naman ng utos na ito ay ang paalala ni na Dory at Brogy na mag-ingat ang kanilang crew nang sa gayon ay hindi sila matamaan ng mga kanyon na pinapasabog ng kanilang mga kalaban. Masaya namang sinunod ni na Oimo at Kashi ang utos ng kanilang mga kapitan at sa isang ang nakakamanghang double pitch, fam, ay masasaksihan natin ang pagwawala ng Giant Warrior Pirates habang inaatake ang mga barkong pandigma ng marines na ngayon ay nagmistulang mga laruang bangka lamang dahil nga sa laki ng mga miyembro ng maalamat na pirate crew. Dito, fam, ay hindi makapaniwala ang pwersa ng marines dahil sa hindi inaasahang pagdating ng Giant Warrior Pirates na ilang dekada nang nananahimik at matagal na panahon nang hindi gumagawa ng anumang aksyon. Dahil dito ay litong-litong mga marines ngayon dahil hindi nila lubos maisip
kung ano ba ang maaaring maging intensyon ng mga giants na ito at bakit sila nakikisali sa digmaan sa Egghead. Sa sumunod na panel ay wala na ngang nagawa pa ang mga Marines para mapigilan ang Giant Warrior Pirates, kaya ngayon ay matagumpay na silang nakadaong sa baybayin ng isla at patuloy na inatake ang anumang pwersa ng Marines na kanilang makakasalubong at haharang sa kanilang dadaanan. Ang malaking kaguluhang ito naman, fam, ay kagad na nakatawag sa pansin ng grupo ni na Yusop, nang kasalukuyan pa ding nananatili sa itas na bahagi ng Egghead. Dahil dito ay mabilis na sinilip ni Yusop sa kanyang binoculars kung ano na bang nangyayari sa baybayin ng isla na maaring sanhin ang nangyayaring kaguluhan. At laking gulat na lang nito nang makita niya ang Giant Warrior Pirates na nakadaong na ngayon sa Egghead Island. Hindi nga maipaliwanag ni Yusop ang kanyang nararamdamang kaligayahan nang makita nito ang kanilang mga kaibigan na nakilala nila sa kanilang mga naging paglalakbay sa Grand Line. Sinabi dito ni Yusop na ang buong akala niya ay hindi na niya makikita ang mga kaibigan nilang Giants sa oras na makarating na ang kanilang crew sa Elbaf. Nasabi naman ni Nami na siguro daw ay sinundo ni Naoimu at Kashi sa Little Garden ang kanilang mga kapitan na sina Dory at Brogy, kaya ngayon ay kumpleto na ulit ang Giant Warrior Pirate Crew. Sa sumunod na panel naman, fam, ay makikita natin ang isang maikling flashback na nagpapaliwanag kung paanong ang Giant Warrior Pirates ay kinatatakutan sa buong mundo dahil sa taglay nilang lakas. Subalit dahil nga sa hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga kapitan na sina Dory at Brogy, ay biglang nagkawatak-watak ang kanilang pirate crew. Pagkatapos naman ng mahigit 100 taon at hindi bababa sa 70,000 beses ng pakikipagduelo sa isa't isa, ay muling nagkasundo ang dalawa sa tulong ng Straw Hat crew. Ang lahat ng yan, fam, ay nangyari sa Little Garden Arc. At pagkatapos niyan ay sina Oimo at Kashi naman ang nakasama ng Straw Hat crew sa Enies Lobby Arc. Sa sumunod na panel naman, fam, ay bumalik na sa kasalukuyan ng eksena kung saan napansin ng Vegapunk clone na si Edison na mukhang kakampi daw pala nila ang mga Giants dahil inaatake ng mga itong mga Marines ngayon. Dito ay hindi makapiniwala si Edison na kaibigan pala ng Straw Hats ang maalamat na Giant Pirate Crew. Dagdag pa ni Edison ay sigurado daw na nakuha ng mga Giants ang impormasyon ng nagaganap na digmaan sa Egghead sa pagitan ng Straw Hat Pirates at Marines mula sa balita sa mga pahayagan. Sinabi ni Edison na dahil nga sa laki ng pwersa na binuhos ng Marines at World Government para sa digmaang ito sa Egghead, ay imposible talaga na hindi maibalita ang pangyayaring ito sa buong mundo. Yun nga lang daw ay makakatiyak sila na ang mga Marines at World Government ang siyang pumapel na bida, habang ang Straw Hats naman ang tinanghal na kontrabida sa lumabas na balita. Sa sumunod na panel naman, fam, ay dito na nilinaw ni Yusop na dumating ngayon ng Giants para tulungan sila at hindi upang makipag-away lamang sa World Government. Ito daw ang dahilan kaya kailangan na nilang maihanda ang lahat para anumang oras ay maaari na nilang isagawa ang kanilang pagtakas papalayo sa isla para naman daw hindi masayang ang pagtulong sa kanila ng mga kaibigan nilang Giants. Sa dulo naman ng panel ay tinawagan ni Nami si Brook upang kumustahin ang lagay ng kanilang barko. Sumagot naman si Brook at sinabing malapit na nilang maihatid ang Thousand Sunny kung saan nila ito nakatakdang dalhin. Yun nga lang ay hindi na daw sila makakadaan kina Nami para makapagtsaa. Nagwawala namang sumabat ang Vegapunk clone na si Lilith at sinabing kung hindi nila mapipigilan sa pagdausdos sa mga ulap ang Thousand Sunny ay siguradong maluluto sila ng buhay ng laser beam ng Frontier Dome. Dahil dito ay kagad na pinaalam ni Lilith sa grupo ni Nami ang kanilang sitwasyon upang magabayan niya ang mga ito at makagawa sila ng paraan para ma-deactivate sa tamang oras ang Frontier Dome. Pagkatapos naman yan, fam, ay lumipat ang tagpo kay Jinbei na kasalukuyan pa ding lumilipad papunta sa direksyon kung saan nakikipaglaban si Zoro kay Rob Lucci. Dito ay napansin ni Jinbei ang matinding kaguluhang nagaganap sa baybayin ng Egghead na siyang ang resulta ng biglaang pagdating ng Giant Warrior Pirates. Sinabi dito ni Jinbei na sa oras na ito ay handa na dapat ang kanilang crew
para magawa na kagad nilang makatakas kapag dumating ng tamang oras. Kaya naman hindi daw ito ang tamang panahon para makipaglaban si Zoro. And speaking of Zoro fam, ay dito na sa wakas muling pinakita ang laban sa pagitan ni Zoro at Rob Lucci na hanggang ngayon ay hindi pa din natatapos. Makikita natin dito ang isang nakakabilib na teknik na pinamalas ni Lucci kung saan nagawa nitong masalagang espada ni Zoro sa pamamagitan lamang ng iisang kamay. At ang matindi pa dyan fam ay hindi man lang niya ito ginamitan ng armament haki. Dito fam ay pinuri ni Zoro ang pambihirang depensa na taglay ni Rob Lucci. Subalit gayon pa man daw ay kailangan na niyang tapusin ang kanilang laban. Sumagot naman si Rob Lucci at sinabing ang naging mga kadagang yun ni Zoro ay maaari lang daw sabihin ng individual na mananalo sa dulo. Pagkatapos nito ay nilait ni Rob Lucci si Zoro at sinabing siya na lang daw ang iniintay ng kanyang crew. Kaya naman nagsisilbi lamang ngayong pabigat sa Straw Hats itong si Zoro. Kapansin-pansin sa eksenang to fam na pareho ng hinahabol ni Zoro at Lucci ang kanilang paghinga na nagpapakita na medyo tumatagal na ang kanilang laban. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy pa din sa paungutya itong si Rob Lucci at sinabing hindi magagawang makatakas ng Straw Hats sa Egghead hanggat nabubuhay at patuloy na nakikipaglaban si Zoro. Kaya naman mas mabuti daw na sumuko na lang ito ngayon nang sa gayon ay makalis na ang kanyang crew at matakasan na nila ang pinakamatinding buster call sa kasaysayan. Sumagot naman si Zoro at sinabing kung magsalita daw si Rob Lucci ay parang iniisip nito na siya ang may kontrol ng kanilang laban. Pagkatapos niyan fam ay makikita naman natin ngayon ng patuloy na pagpapaulan ng kanyon ng mga battleship ng Marines sa isla ng Egghead. Habang ang mga Mark III Pacifistas naman na nasa ilalim ng kontrol ni Bonnie ay diretso pa din sa pagtira ng kanilang mga laser beams sa mga Marines. Sa puntong ito ay nakatanggap ng ulat ang pwersa ng Marines na nasa humigit kumulang 30 barkong pandigma na nilang nawawasak at napapalubog ng kalaban at patuloy pa itong nadadagdagan. Dahil dito ay nagdesisyon ng Vice Admiral na si Red King na paatrasin na muna ang mas maliliit nilang barko at ang malalaki nilang barkong pandigma na ang siyang mangunguna sa ginagawa nilang buster call sa isla. Dito ay labis ang panghihinayang ni Vice Admiral Red King dahil dapat daw sana ay silang gumagamit ng mga Mark III Pacifistas. Subalit ngayon ay sila pa mismo ang nagpapasabog sa mga ito. Habang sinasabi ito ng Vice Admiral ay makikita naman natin ang isang Mark III Pacifista na direktang nasabugan ng bala ng kanyon mula sa isang barkong pandigma ng Marines at tila ba hindi na ito makakabangon pang muli. Mabuti na lang talaga fam at sa huling sandali ay may tinatago pa palang alas si Dr. Vegapunk dahil nagawa niya na si Bonnie ang may hawak ng pinakamataas na otoridad sa pagkontrol sa mga pasifista. Yun nga lang ay naging dahilan nito para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa puntong ito ay muli naman nating makikita ang sitwasyon sa sentro ng Egghead kung saan naroon ang nakahandusay at dugo ang katawan ni Dr. Vegapunk kasama ang grupo ni Sanji. Kaharap naman ang kanilang grupo ay ang dambuhalang mythical Zoan form ni Saint Saturn habang si Luffy naman ay nasa kanya pa ding Gear 5 transformation at tila ba tumatakbo sa gitna ng ere. Mapapansin natin sa eksenang to fam ang simbolo ng musical notes sa itaas ng panel na nagsasabing patuloy tumutugtog ang ritmo ng drums of liberation. Sa puntong ito ay kinausap ni Luffy si Bonnie at tinanong ito kung ano daw bang dahilan at bakit hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Naiinis namang sumagot si Bonnie at sinabing papano daw siya hindi iiyak kay kaharap na niya ngayon si Luffy na sobrang tagal na panahon na niyang hinahanap. Nalito naman si Luffy sa naging sagot na ito ni Bonnie dahil hindi nito maintindihan kung bakit siya hinahanap ni Bonnie gayong matagal na silang magkasama simula pa nung dumating sila sa Egghead. Muli namang sumagot si Bonnie at sinabing alam niyang matagal na silang magkasama subalit wala naman siyang kamalay-malay sa puntong yon na si Luffy pala ay si Nika. Lalo namang nalito si Luffy dahil hindi nito maintindihan kung anong Nika ang pinagsasabi ngayon ni Bonnie. Subalit sa kabila ng pagkalito na ito ni Luffy ay hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Bonnie
At bagkus ay tinanong niya na lang ito kung ano daw bang klase ng suntok ang sinubukan itong gawin kay Saturn at bakit daw sobrang hina ng suntok niyang ito. Sumagot naman si Bonnie at sinabing gusto niya daw sanang atakihin si Saturn gamit ang isang malagomang suntok na kagaya ng kay Luffy. Sinabi ni Bonnie na kung mahina ang kanyang suntok, ay ipakita ni Luffy sa kanya kung paano niya ito gagawin sa pamamagitan ng pagsuntok ngayon kay Saint Saturn, lalo na't itong responsable kung bakit nag-aagaw buhay ngayon si Dr. Vegapunk. Pagkasabi nito ni Bonnie ay nagsalita naman si Saint Saturn at sinabing wala nang karapatang mabuhay pa ngayon sina Luffy at Bonnie na tinawag pa nga nitong mga ipis. Tinutulan naman ni Luffy ang naging pahayag na ito ni Saint Saturn at sinabing nagkakamali si Saturn sa kanyang mga sinabi. Sinabi ni Luffy na magandang naisip na plano ni Bonnie, kaya gagawin na niya ito ngayon. At sa puntong ito na nga fam, naghanda si Luffy para sa isang malakas na pag-atake, habang sinasabing panoorin siyang mabuti ni Bonnie, dahil ito ang tamang paraan ng pagpapakawala ng isang malakas na suntok. Hindi naman hinayaan ni Saint Saturn na maisahan siya ni Luffy, kaya inunahan na niya itong atakihin sa pamamagitan ng kanyang nakamamatay na titig na dati na nating nakitang nakapagpasabog sa ulo ng isang sundalong marine. Nakakamangha naman fam na nagawa ni Luffy na indahin lang ang nakamamatay na ataking ito ni Saturn at tila ba binaliwala niya lang ang epekto nito sa kabila ng pagdugo ng kanyang ulo. At dahil nga nagawang tangkihin ni Luffy ang misteryosong atake na ito ni Saint Saturn, ay dito na niya pinakawala ng kanyang atake habang sinasabing ang suntok na ito ay para sa kanyang kaibigan na si Vegapunk na sinaktan ni Saturn. Sa isang ang napaka-astig na double page fam ay dito na natin masasaksihan ang bagong matinding atake ni Luffy na tinawag niyang Gomu Gomu no Don Gatling. Makikita natin fam ang sunod-sunod at hindi mabilang ng mga kamao ni Luffy na binalutan ito ng malakas na daloy ng armament haki na siya namang umulan sa mukha ng Gorosei na si Saint Saturn. Sa sobrang lakas nga ng mga suntok na pinapakawala ni Luffy, ay nagtalsikan ng dugo mula sa mukha ni Saturn at nagsimulang lumipad ang katawan nito papalayo sa gitna ng isla. Habang patuloy pa din nga ang pagpapaulan ni Luffy ng Don Gatling sa mukha ni Saturn, ay mas lalo pang dumalo yung dugo sa mukha nito. Habang makikita naman natin ang mag-amang sina Kuma at Bonnie na pinagmamasdan ng ginagawang pangbubugbog ni Luffy kay Saturn na para bang tumatakbo ngayon sa kanilang isipan na nagaganap na ngayon ang hustisya na matagal na nilang hinihintay. Sa dulo naman, ang bagong atake na ito ni Luffy ay makikita natin na tuluyan na nga nitong pinalipad ang dampuhalang katawan ni Saturn na ilang beses pang ang tumagos at nagpabagsak sa malalaking gusali. Samantalang si Luffy naman ay makikita natin na hindi pa din nawawala ang ngiti sa kanyang muka habang nagpapakawala ng dire-diretsyong malalakas na suntok. Sa sumunod namang panel ay sinabihan ni Franky si Bonnie na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito para makatakas. Inalala naman ni Bonnie ang kalagayan ni Dr. Vegapunk at niyaya itong tumakas kasama nila. Nagsalita naman si Dr. Vegapunk at sinabing mauna na sina Bonnie dahil alam niyang sa oras na subukan niyang umalis mula sa kanyang kinahihigaan ay tiyak niya itong ikamamatay. Sa hindi naman inaasahang pangyayari fam ay bigla na lang numitaw si Admiral Kizaru sa likod ni Bonnie at nagpakawala ng isang malakas na laser beam na atake sa kanilang dalawa ni Dr. Vegapunk. Sinabi dito ni Admiral Kizaru na anuman daw ang piliing gawin ngayon ni Dr. Vegapunk ay siguradong dito na matatapos ang kanilang buhay. Mabuti na lang fam at sa puntong tatama na sana ang laser beam ni Kizaru kay Bonnie, ay doon naman saktong humarang si Sanji at sinipang malakas na laser beam ng Marine Admiral. Makikita natin dito fam na tila ba nagawa ni Sanji na hindi lang sa lagyan ng padating na laser beam ni Kizaru, kundi nagawa nitong basagin ito sa mas maliliit na particles. Sa sumunod na panel fam ay makikita naman natin ang nanlaking mga mata ni Admiral Kizaru na hindi makapaniwala sa ginawa ni Sanji. Kahit nga si Franky ay napalawa din ang mga mata dahil sa pambihirang kakayahan na pinamalas ng kanyang kapwa Straw Hat. Ipinaliwanag naman sa kanila ni Sanji na ang pagmamahal ng isang tao
ay di hamak na higit na mas malakas sa ano pa mang uri ng laser beam. Sumagot naman si Kisaru at sinabing kung totoo daw ang sinabing ito ni Sanji ay mawawala na ng saysay ang physics na bahagi ng siyensya. Pagkatapos nito fam ay doon na kumilos ang mga kasamahan ni Sanji na sina Bonnie, Kuma, Atlas at Frankie at nauna nang tumakas papunta sa Labo Face kasama ng iba pang Straw Hats. Makikita naman natin sa dulo ng panel ang tila ba stressed na mukha ni Kisaru na sinasabing mukhang mas nagiging komplikado na daw ngayon ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Kisaru na kailangan niya daw maiuwi sa Marine Headquarters kahit ang ulo man lang ni Luffy at Sanji para maisalba ang kanyang reputasyon bilang isang Marine Admiral. Pagkatapos naman itong sabihin ni Admiral Kisaru ay sinabihan siya ni Sanji na kailangan na niyang magsimulang magsulat ng isang apology letter dahil hindi niya maiuuwi ang kanilang mga ulo. At sa isa na namang astig na eksena fam ay makikita natin na ngayon ay side by side si Luffy sa kanyang Gear 5 form at si Sanji na ngayon ay naghahanda na sa kanilang pahikipaglaban sa Marine Admiral. Akalain niyo yun fam? Mukhang si Sanji pa pala ang unang makakasamang mahipaglaban ni Luffy habang gamit niya ang kanyang Gear 5 transformation. Bakit kasi ayaw pang seryosohin ni Zoro ang laban niya kay Robluchi para naman matapos na ang kanilang laban at makasama na si Zoro kina Luffy at Sanji sa pakikipaglaban nila kina Saint Saturn at Admiral Kisaru. Sa puntong ito naman fam ay muling bumalik ang eksena kay Saint Saturn. At ngayon ay makikita natin kung saang bahagi ng Egghead siya pinatalsik ni Luffy. Mapapansin din natin dito na may misteryosong individual na lumalapit ngayon kay Saint Saturn na sinasabing isa daw bihirang pagkakataon na makitang isa sa mga Five Elders na malugmok sa putikan. Dito na nga natin fam makikita na ang Blackbeard Pirate Commander pala na si Katarina Devon ang misteryosong individual na lumalapit kay Saint Saturn kasama ang kapwa commander nito na si Van Ogre. Dito ay pinagmasdan ni Katarina Devon ang dambuhalang mythical Zoan form ni Saturn habang tinatanong kung ano daw kayang kakaibang kapangyarihan ang tinataglay ng Devil Fruit ability nito. Dagdag pa niya ay hindi niya daw akalaing bababa sa kanilang trono ang Five Elders para lang basbasan ng mga pangkaraniwang tao ng kanilang presensya. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Katarina Devon na hinawakan ng isa sa dambuhalang paa ni Saint Saturn at pagkatapos niyang magawa ito ay doon na niya sinabing bagaman hindi nila inaasahan ang presensya ni Saint Saturn sa isla ay mas pinadali nito ang kanilang misyon at sinabing matugumpay na nilang natapos ang kanilang layunin sa Egghead. Nagtaka naman si Saint Saturn sa mga kakaibang kinikilos ni Katarina Devon kaya tinanong niya kung ano ang pakay nila dito sa isla. Sinubukan din ni Saint Saturn na gumanti ng pangungutya kay Katarina Devon at sinabing hindi na ito inaasahan na pipiliin ni Katarina Devon na maging sunod-sunuran lamang pagkatapos nitong makawala sa level 6 ng Impel Down. Nakangiti naman itong sinagot ng Blackbeard Pirate Commander at sinabing ibahin ni Saturn ang kanilang kapitan dahil espesyal si Blackbeard. Muli namang sumagot si Saint Saturn at sinabing kahit din naman daw ang lahi ni Teach ay hindi pang karaniwan. Ikinagulat naman ni Devon na alam pala ni Saint Saturn ang tungko sa espesyal na lahi ni Teach. Dito ay sinabi ni Saint Saturn na palagi na lang daw laman ng balita ang crew ni Blackbeard kaya tinanong niya si Katarina kung ano daw bang layunin ng mga ito. At dito na nga fam kumpiyansang sabay na sumagot sina Devon at Van Ogre at sinabing ang buong mundo ang nais na makuha ng kanilang pirate crew. Ito siguro fam ang dahilan kung bakit pati ang mga prominenteng mga kriminal sa mundo ng One Piece na na-recruit ni Blackbeard sa level 6 ng Impel Down ay pumayag na maging sunod-sunuran sa kanya. Plano talaga siguro ng Blackbeard Pirates na palitan ng world government at sa halip na Gorosei ay ang kanilang crew ang mamamahala sa buong mundo. Sa puntong ito naman ay bigla nang gumawa ng aksyon si Saint Saturn at nagdesisyon itong atakihin ang dalawang Blackbeard Pirate Commanders. Subalit dahil nga sa wapu-wapu fruit ability ni Van Ogre ay madali lang nila itong naiwasan.
Kapansin-pansin din pala dito, fam, na bago pa man kumilos si Saint Saturn, ay nakita na agad ni Van Ogre ang kanyang gagawin, na nagpapakita naman sa atin na nagtataglay din ng advanced observation haki ang sniper ng Blackbeard Pirates. Naku, paano na kaya si Yusuf niyan? Gayong siyang nakatakdang makamatch up ni Van Ogre kapag nagharap na sila ng Blackbeard Pirates. Dahil naman sa bigla ang pag-teleport ni Van Ogre, ay tuluyan na nilang iniwan si Saint Saturn, habang si Saint Saturn naman ay walang kamalay-malay kung ano ba talaga ang ginawa ng Blackbeard Pirates sa Egghead. Sa sumunod na panel ay makikita na natin sina Devon at Van Ogre na naghahanda ng lisanin ng isla. Dito ay nagreklamo si Katarina kay Van Ogre at tinanong ito kung bakit hindi nito nagawang makapag-teleport sa mas malayong distansya. Sumagot naman si Van Ogre at sinabing sinusubukan niya pa ding ma-master ang kanyang bagong Devil Fruit ability, kaya kinakailangan niya pa ng mas mahabang pagsasanay sa paggamit nito. Sa dulo naman ng panel ay bigla na lang sumulpot si Caribou at pinigilan si Katarina at Van Ogre. Dito, fam, ay nagmakaawa si Caribou sa dalawa at nakiusap na isama siya ng mga ito pabalik sa Pirate Island. Sinabi dito ni Caribou na matagal na niyang iniidolo si Blackbeard at si Teachang siyang pinakadahilan kung bakit nagdesisyon siyang maging isang pirata. Kaya naman nagmamakaawa siya ngayon na makita ng personal ang kanyang idolo. Naku, fam, mukhang may katapat na si Bartolomeo sa pagiging fanboy. Subalit imbes na si Luffy, ay si Teach naman ang kinuhumalingan nitong si Caribou. Paano na kaya kung katulad ni Bartolomeo na nagsimula ng Straw Hat Grand Fleet, ay ganun din ang gawin ni Caribou at magtatag naman ito ng Blackbeard Grand Fleet? Grabe, fam, talagang mas nakakapanibig pa ngayon ang nagiging takbo ng kwento. Ano sa tingin nyo? Ano nga kaya talaga ang malaking plano na binabalak gawin ng Blackbeard Pirates? At ano kayang magiging aksyon ni Shanksat ng Red Hair Pirates laban sa crew ni Teach? Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi! See you on our next video and stay good, fam!